babasahin mo tong Psalms 23 verse 1 to 6. Ito po, awit po ni David. Sabi niya sa verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. So doon pa lang, sa verse 1 pa lang, sobrang overwhelming na po. Na kung ang Diyos po pala ang magiging pastol ng buhay natin, ang sabi po doon sa verse 1, hindi ka magkukulang. Wala, ibig sabihin, wala ka ng kailangan pa. Kasi, ano po eh, siya na yung lahat-lahat. Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Nakita po nitong tao na ito, nakita ni David, na ang Diyos po ang kabuuan ng lahat. Na kumbaga, kung ang isang tao po ay isusuko niya ang buhay niya kay Hesus, tatanggapin niya ang Diyos sa kanyang buhay bilang Panginoon, tagapagligtas. Ang Diyos po ay kagaya ng isang pastol at tayo naman ang kanyang tupa. Ngayon, dun po, sa buhay po ng isang pastol, dun sa relasyon nila ng kanyang tupa, ang pastol po ang nagda-drive sa kanya, ang kumbaga siya yung nagpo-protect, siya yung gumagabay, at ang katangian po ng isang pastol ay dapat willing siya na ibuwis yung buhay niya para dun sa kanyang tupa, para dun sa kanyang pinapangalagaan. Ngayon, lahat po nang yan, nasa katangian na ng ating Panginoong Hesus. Si Jesus Christ po ay hindi siya nagdalawang isip na pumunta po dito sa lupa para tayo po ay iligtas. Kasi siya lang po yung pinaka-fit na solusyon para po tayo ay matubos sa kamay ng kaaway. Ngayon dito, yung verse 1 pa lang, sinasabi ko po, itong Psalms 23 verse 1 to 6, sobrang nakaka-overwhelm po na sabihin mo na si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ano po eh, sa buhay ng mga tao, always lagi siyang may hinahanap. Ayun sa katabi, yung iba nga, tingnan mo, dalawa boyfriend. Diba? Akin naghahanap ng iba pa rin. So, walang satisfaction. Maaring dumating po ang time ng kumbaga po kapusaman o kakulangan. Pero kapag po si Jesus ang hari ng buhay mo, siya may control ng buhay mo, andun yung satisfaction na masasabi natin na si Yahweh ang aking pastol at hindi ako magkukulang. Kasi sa kabila po ng halimbawa, katulad sa akin po, ako po ay may mga gusto rin ako mga bagay-bagay at sakali man pong hindi ko nakukuha, pero kung sa Panginoon mo matatagpuan, kumbaga ang Diyos lang, sa Kanya lang, hindi po kasi kayang bayaran ng material thing yung nararamdaman mo sa Panginoon. Kasi sa material lang, ito, pag may cellphone kang bago, nung inaasam-asam mo siya, talagang gustong-gusto mo. Ngayon, nung nakuha mo, satisfied ka na ba? Hindi eh. Hinahangad mo yung next. Di ba po? So, may mas maganda pala. Pero ito po, kung matututunan lang ng tao na ang Diyos ang kanyang pinaka sa buhay niya. Kaya nga sabi ng Lord, love God above all else. Kung makikita lang natin na ang Diyos ay sapat na at higit pa. Kasi sabi niya dito, si Yahweh ang aking pasol, hindi ako magkukulang. For sure, si David, dumating ang time, meron siyang mga gusto pa sa buhay eh. Pero, bakit nasabi niya to? Kasi po, kung makikita mo lang na ang Diyos ay sapat na. Sapat na. Lord, hindi man natin nakikita eh, pero pwede mo siyang maramdaman. At sa deep in our heart po, kaya ng Diyos na pasukin yung pinaka-loob-looban ng heart natin na kung ba, kayang iparamdam lang, Lord, yung pag-ibig na hindi po kayang ibigay ng sanlibutan o ng sino pa man o any material thing. Kaya nga po, ang sabi ng, ang isa pong trabaho ng Holy Spirit, sabi niya siya po ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag. So, ang Lord po, sa isipan natin, kaya niyang magbigay ng assurance, ng peace, na unexplainable, na kahit nandyan ang problema, pero meron kang nararamdaman na kapayapaan ang isip mo. At sa iyo mismo, sa heart mo, may nararamdaman ka na kapayapaan ang isip mo. At yan po ang hindi nabibili ng material thing. Yan po ang hindi nabibigay ng material thing at ng kahit ng tao. Imagine, kung yung kaibigan mo o yung best friend mo, yung pinakamalapit na tao sa iyo, ay sapat ng kasagutan sa buhay ng isang tao para mapunan yung emotional na pangangailangan ng tao,
Bakit naghahanap ka pa ng ibang friends? Ayun po. Bakit naghahanap ka pa ng ibang tao? Gusto mo mas marami. And ito po. Kung sapat na po ang material na pangangailangan para lang mapasaya ang isang tao, bakit sa kabila ng nasa iyo na ang lahat, may mga taong ganun po, pero feeling niya, sabi mo sa katabi mo, may kulang. Di ba po? Feeling mo laging may kulang eh. Yan. Pero ito po, kahit mapasayo na ang lahat dito sa mundo, pero kung yung buhay mo naman ay mapapahamak, sabi niya, anong mapapala mo? Kasi ang Diyos po, ang Diyos ang mismo nagpupuno ng lahat ng kailangan natin. Ang bukas na puso po, kung welcomes ang Diyos sa'yo, mararamdaman mo siya. Kung magiging bukas lang ang isipan mo, mas magiging malinaw po sa atin ito na ang pinakakailangan ng tao talaga ay ang Diyos, hindi po relihiyon. Diyos ang kailangan mo, si Jesus. Pag si Jesus pumasok sa puso ng isang tao, sa buhay niya, sa lahat-lahat sa kanya, ito po ang mangyayari. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Okay? Ang Diyos po ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip. Ito po. Kapag meron kang Kristo, kapag si Jesus ay nasa puso mo, nasa buhay mo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, kapag dumating po ang problema, kaya ng Diyos na bigyan ka ng kapayapaan. Kapag po uhaw na uhaw yung isang tao, anong kailangan niya? Tubig. Uhaw na uhaw na uhaw siya. Anong kailangan niya gawin sa tubig? Ipaligo, ganun, ibuhos, inumin. So, ano po eh, kumbaga, yung kabutihan na magagawa nung solusyon na tubig ay kailangan ipasok. Amen po, hindi nasa labas lang. So, ang Diyos po, ito, hindi siya kailangan nasa labas lang ng buhay ng tao. Ang Diyos dapat nasa buhay mo, nasa loob, nasa puso mo. Nasaan po bang puso ng tao? Nasa labas? Nakakonek ka dun eh. Lalakad ka. Imagine mo yung heart mo. Teka lang, huwag mo gagalawin. Yung heart ko. Nasaan po ang puso ng tao? Di ba nasa loob? Computer na nga lang eh. Di ba yung pinaka-brain ng computer nasa pinaka-loob? Yung cellphone mo nasa pinaka-loob ang memory. Wala sa labas. So ngayon po, ang Panginoong Hesus gusto niya, wala siya sa labas ng buhay mo. Ang gusto po ng Diyos sa atin, siya ay nasa loob ng buhay mo. At kung siya ay nasa loob ng buhay mo, kapag dumating po yung mga problema sa atin, kaya ng Diyos, from dun sa loob mo, ibigay ang solusyon. Hindi po sa labas galing yung isip, nasa loob. Kung ang Diyos ay nasa loob mo, so kaya ng Lord magbigay ng solusyon from sa loob. So ang Diyos po ay yung andun yung guidance niya sa atin. Andun yung paggabay. Maraming beses po tayong magdedesisyon sa buhay, kagaya ngayon. Alam niyo po, sa bawat segundo, sa bawat isang hakbang mo, magde-decide ka eh. Bawa, kakain ka ba? O hindi? So, always, dalawa lang eh. Ngayon, dito po, sa pagdedesisyon natin sa buhay, ang maganda, kung meron kang Kristo sa puso mo, sa buhay mo, nandyan siya sa loob, pwede ka niyang i-guide. So kung kailangan po natin ang guidance, andyan ang Diyos para ikaw ay tulungan. At ang Lord po ang pinakamatalino sa lahat. At may kakayanan ang magbigay ng best na solusyon. Ayun sa katabi mo, bawutan nga. Alam mo, sabihin pa, yung iba, sasabihin nyo, wala ako, bukas na lang. Wala ako ngayon, bukas na lang. Pero ang Lord po, ito. Pag sinabi mo sa Kanya, Lord, kailangan ko na ganito. Ang Diyos hindi tatanggi. May sagot po ang Diyos, may solusyon po ang Lord. So, yan po ang kagandahan kung meron kang Hesus sa puso mo, sa buhay mo. Kung meron kang Diyos sa buhay mo. Ayan. Ngayon po may mga tao talagang di siya naniniwala sa Diyos. Pag po, andun yung doubt po natin sa Panginoon. Para ka na rin ATS. Kahit na alam mong may Diyos, naniniwala ka na may Diyos. Pero andun yung pagdududa mo sa Kanya. Para ka na rin kagaya nung hindi naniniwala sa Diyos. At mas worst pa. Kasi alam mong may Diyos, pero hindi mo kayang hawakan, hindi mo kayang paniwalaan na kaya niya. Ang Diyos po ay nagbibigay ng kapahingahan at hindi lang kapahingahan. Sa pagpapahinga mo, andun din po yung
kapayapaan. So dito sa verse 3, pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Diyos din po ay kaya niya na panumbalikin ang ating lakas. Ano ba yun? Kapag dumating po ang time na tayo ay hindi okay, ibig sabihin po, kaya ng Diyos na i-restore ka na maging okay. Hindi ka nagagastos. Sapat na lang yun, tumawag ka na lang ng Panginoon, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng lakas. Eh, eto po, ang Diyos, kaya niya tayong i-guide. Dun sa perpekto, yung tama, eto yung tama. Pero, kailangan lang po nating tanggapin. At kailangan mong sundin, kasi ang mahirap, yung alam mo na ito ang tama, pero ayaw mong gawin. So, kumbaga po, sa tagumpay ng buhay natin, always ibalik natin sa Panginoong Diyos ang kapurihan. I-recognize mo, ano po eh, na ang lahat-lahat, kaya ka meron ngayon yan, ay dahilan sa bigay ng Diyos, hindi dahilan sa magaling ako. Amen po. Sa verse 4 po, sabi niya, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay. Isaiah 41 verse 10, ang sabi niya po doon, fear not, yan, for I am with you. Ang Lord po, sasabihin niya ba sa'yo na fear not kung wala siyang assurance na kaya kanyang tulungan? Sabi niya, hawak ka ng Diyos sa iyong kamay. At eto, hindi tayo bibitawan ng Diyos. Maliban na ikaw ang bumitiw sa Panginoon. Ano po, pag dumaan tayo doon sa pagsubok ng buhay natin, fear not, huwag kang matakot. Bakit? Hawak kita sa iyong kamay. Sabi niya, ako ang iyong Diyos. Sabi niya po dito sa verse 5, pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko sa aking ulo, langis ay ibinubuhos sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. So, ipapakita ng Diyos na kung paano kanya pinagpapala. Ipapakita po ng Diyos kung paano po tayo iniingatan ng Lord. At kung ano po yung mga pabor na ibibigay sa atin ng Diyos. Ano, kabutihan, pag-ibig mo sa akin di magkukulang. So, hindi material ang tinutukoy niya eh. Yung pag-ibig ng Diyos. Napakasarap po yung maramdaman mo kung gaano kakamahal ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi lang niya paparamdam sa'yo eh. Ipapakita niya pa. Kung si Hesus lang ay tatanggapin mo bilang Panginoon tagapagligtas at susundin mo. Kasi sabi niya siya ay nagbibigay ng gabay. Ibig sabihin, meron po siyang binibigay na ito ang dapat mo. Ito yung pattern. Ito yung susundan mo. Ngayon, dito po yan nakasulat sa Biblia. Ito po ang pattern na binibigay ng Diyos sa atin. Ito po yung gabay, yung salita niya. Sa kabila ng, mabawa, dumating man ang time ng kahirapan, masasabi mo na, salamat sa Panginoon. Ma-appreciate mo pa rin na, although kapos o kulang, ma-appreciate mo pa rin na yung pabor pa rin ng Diyos nandyan. Bakit? May kapayapaan ka eh. Na kahit na hindi ganun kasarap yung sinusubo mo sa ngayon na ulam, pero may joy ka eh. May galak ka sa puso mo eh, na kahit na mahirap ka sa ngayon, alam mo kasing pansamantala lang yan at hindi forever. Bakit? Kasi may Diyos ka eh. Try mo magsimba, tingnan mo. Try mo magbasa ng Bible. After mo magbasa, malakas na yung loob mo. Bakit? Try mo mag-pray. Pagkatapos mo mag-pray, maliwanag na yung isipan mo. Bakit? Kasi nakaharap mo yung nagbibigay ng solusyon eh. Pag nagsimba ka, gagaan yung pakiramdam mo. Bakit? Kasi may nagbigay na ng solusyon eh. At yun ang kaya ng Diyos. Amen po. At sa lugar na to, ang Diyos mararanasan. Kung bukas lang ang puso at isipan mo sa Panginoon.